Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Okay, ang topic natin for today, Maggie Wilson, the fighter or the superwoman. Bakit? Isip ko nga, sana sinimulan ko na to mas maaga pa. Yung time pa na pumutok yung issue kay Maggie Wilson, di ba? Imbis na magsimpatya sa kanya yung mga haters. I was able to make contact with Mr. John Soberano, yung daddy ni Liza, because of his vlog. Good question is, will Catherine Bernardo and her fans be safe here? Haters are using Catherine to offend Liza Soberano fan. Pinakamagaling ng manager sa buong mundo. Julia Barreto, sumagot na sa mga sermon ng Tatay Ochi ninyo. Panoorin natin. Ang 30% inakatas ko sa sweldo mo. Oo, nakala nila sila lang pwede mambastos ng mga artista. Babastosin din natin sila. Ang question ko, ano yung totoong motivo ng mga tumik-up ng show? Yung mga art account ng TVSCO nakamping lang eh. Okay, Diaz, nakamping. Why don't you channel your energy on exposing these troll farms? So, Ms. Maggie Wilson, congratulations on winning this battle. We hope you win this protracted war. No son should grow up without a mother. Welcome to another episode of Tara Cafe, where we strive to create a safe space for celebrities and their fans alike. Oh, good morning, class. Good afternoon, good evening. Depende kung anong oras ninyo kinukuha itong ating subject. Napansin ko nag-evolve ng konti yung goal ng ating vlog. Oh, kasi I was checking social media recently, at isa sa pinag-uusapan ngayon ay si Maggie Wilson. Oh, yung napaamin niya yung mga trolls na may nagbabayad sa kanila para siraan si Maggie at ang kanyang company, yung Akasa Manila. No? She is getting a lot of noise on social media. And I am reluctant, ha, to call it support. No? I will explain it later kung bakit. Kasi we have to analyze and qualify what kind of support, if any, no, she is getting from this, from the netizens, so social media. Kasi naaalala ko, nahagip ng vlog na ito yung case niya noon, no, nag-uumpisa pa lang. So I had to review yung first few episodes natin. Oh. Sa second episode natin siya nabanggit. Oh, yung first episode natin, Liza Soberano in the Toxic Culture of Utang na Loob. Yun yung pinakaunang episode ng Tara Cafe. And then second episode, no, we were able to further advance yung purpose ng ating vlog. Kasi there I revealed na my advocacy, which is defending women and children, no, as a lawyer, which includes defending them online against harsh and unreasonable bashing. Oh, tsaka yung mga haters, di ba? Standing up for women and children being targeted by haters and bashers online. Oh, pero ngayon, October na, 2023, all-inclusive na tayo. Oh, this is a safe place for you. At doon sa episode 2, doon ko nabanggit yung kaso ni Miss Wilson. Actually, si Maggie Wilson saka si Pok Wang, no? Pero si Liza Soberano yung dinidiscuss natin. Iniisip ko nga, sana sinimulan ko na to mas maaga pa. Yung nung time pa na pumutok yung issue kay Maggie Wilson, di ba? Imbis na magsimpatya sa kanya yung mga haters. Parang binash pa siya na social climber, pasosyal, puro ano lang ang material na bagay lang ang hanap. Kawawa. Or even
earlier this year or this past month si Pokwang, di ba? Move on na. Hindi niyo naman naintindihan yung pakiramdam nung babae. Anyway, defend natin sila, lalo na kung kakaunti dumidepensa. Tapos unreasonably harsh, foul, and unfair yung pag-atake sa kanila. See, visionary yung ating vlog. Nakikita natin kung ano yung mga protracted war, yung mahahabang problema. Kasi hanggang ngayon may problema pa rin si Pokwang, di ba? Si Liza, meron pa rin. Oh, nandiyan pa rin yung mga haters at lalong lumalakas. And then si Miss Maggie Wilson, hanggang ngayon naka-exile pa rin siya sa ibang bansa, hindi makauwi sa Pilipinas. We'll get to the case of Miss Maggie Wilson in a few, but let me just finish my opening statement. Dito, we try to restore order because we all know outside this safe space we have here, there is hell out there. So social media ruled by the trolls, fake news peddlers, haters, they are hounding your idols. Tama? Iba na ngayon ang fan experience. You have to stand up and defend yourself and your celebrity idol, di ba? Pumunta ka ng Twitter, hindi mo na alam sinong kalaban mo. They come from all sides. No? At marami dyan naka-disguise and they're going to use other celebrities and try to compare it with your idol, no? Para insultuhin, para inisin, no? So sino ang safe dito sa ating programa? Celebrities and fans, no? I think fans of Liza Soberano can attest to that, no? They feel safe here, no? In fact, I was able to make contact with Mr. John Soberano, yung daddy ni Liza, because of this vlog. Kung masipag kayo umaten ng ating klase, di ba? Nabanggit ko na may Facebook friend request noong nakaraan. And then, yung sumunod na episode, binanggit ko. And then, sumagot si Mr. John Soberano, the only tatay of Liza. Isa lang tatay ni Liza, ha? Yung iba nagpapanggap lang na parang anak na nila si Liza. Oo. So, sabi niya, ako po yun. Totoo po yun. Kasi sabi ko, baka mamaya nagpapanggap na John, ginagamit yung pangalan ni Mr. John Soberano. Pero nagkausap kami through messenger, sabi niya siya yun. So, kung nanonood po kayo, kumusta po ang inyong pamilya? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Which means, capable tayo of making celebrities, their family members, and fans safe here. Diba? We'll gather strength as we move forward because we have the truth. And we will stick to the truth. Doon lang. Yun lang pangahawakan natin. And our walls will be further fortified. Lalo tayong titibay at mas makakasalag tayo sa mga haters, fake news peddlers. Proof of that? Now we're making progress since day one. Check our comment section. Ang daming positive comments. Maraming nagpapasalamat. Tapos check nyo yung very first Tara Cafe episode natin, yung Liza Soberano and the Toxic Culture of Utang na Loob. Dai, kailangan matibay yung sikbura mo bago ka pumasok dun sa comment section. Up to now, hindi ko pa nababasa lahat. Parang siguro 5% lang ng comments yung binasa ko kasi hindi ko kaya. Grabe ang mga haters. Yung kulto. Kulto na sila, eh. Pakikisama ang tawag doon, anak. Good question is, will Catherine Bernardo and her fans be safe here? Yes. This vlog is not about Liza versus Catherine, Catherine versus Nadine, Nadine versus Liza. Remember, Catherine never said anything bad about Liza. And vice versa, wala rin sinasabing masama si Liza about Catherine. I don't know the level of their relationship. I don't know if they're close friends, no? But they are civil enough in public, diba? And that is okay na yun kung isa kang fan. Besides, you need rivalry to spice up the different fandoms, di ba? Competition is good, provided it is healthy. We need that.
competition. We need competition to grow. Oh, pero healthy ha. Hindi yung, uy, gusto mong maging Korean actress eh, naunahan ka pa nung isa na mabigyan ng award. Oh, ngayon yung fan na inatake ninyo, now they are forced to stand up and explain, no, kung ano yung nature ng award na binigay dun sa kabila. Oh, it's not healthy. Pinag-aaway-away kayo ng mga haters. Oh, syempre, atakihin naman nung mga fans nung celebrity na naka-receive nung award yung nag-stand up to defend yung kanilang idol, di ba? Sasabihin, oh, anong ngayon gusto mong palabasin na walang kwenta itong award na ito na hindi talaga deserve, na mas magaling pa rin yung idol mo, pagtatanim para in the future may aanihin. So be discerning out there, no? It doesn't matter kung sino ang sinusuportahan ninyong celebrity. Be discerning. Ang ibig sabihin yan, having a good and outstanding judgment. Gamitin yung utak the way you use it here tuwing nanonood kayo sa atin. Tingnan nyo, ha? Next episode, promise ko sa inyo, I'll discuss all the noise around the Hollywood premiere of A Very Good Girl while isolating Catherine from any attacks. I'll do that by singling out the haters and attacking them instead. Ganun lang. We'll do that. Mag-exhibition tayo next episode. Kaya mag-ingat kayo when you are out there. Haters will use other celebrities to dishearten the fan in you, to anger you, to make you look bitter. Haters are using Catherine to offend Liza Soberano fans, no? Isa nga diyan yung Hollywood premiere ng A Very Good Girl. Next episode, hihimayin natin, para mas maintindihan natin. So, sino ang mga hindi safe dito? Kung safe ang celebrities at mga fans, sino ang hindi safe dito? Mga chismosong walang kaluluwa. Kilala nyo na yan. But mind you, ha, hindi lahat ng showbiz reporters and bloggers walang kaluluwa at peddlers ng fake news. Correct me if I'm wrong, maaaring limited yung mga nababasa ko, but MJ Felipe ng ABS-CBN at Nelson Canlas ng GMA, they do their homework before they report anything. Kung may kontrobersya involving a celebrity, ini-interview nila, no? Hindi sila umaasa sa imbento via ayon sa aking source na eventually it will turn out as fake news, then they won't even apologize. Sinong sisisihin nila? Yung source nila. Eh yung source nila hindi nag-exist, 'di ba? Hindi nila mapangalanan. Walang accountability. May mga chismis bloggers, ang daming content kasi karamihan puro invento. It's so easy to have a vlog every day. Every day may episode ka kung mag-iimbento ka lang ng content, no? Kasi it's not easy getting a statement from celebrities, di ba? Tatay nyo lang eh. Hirap na hirap kayo kumuha ng statement, di ba? Sabihin mo, may party sa Sabado, birthday ni Mark. Tay, pupunta ako. Anong makakakuha ka ng statement sa tatay mo? Hindi, sabihin niya ako, sabi mo nanay mo. Doon ka magpaalam. So ngayon, persado ka mag fake news. Kasi alam mo, sasabihin lang nanay mo, hindi ka na makakakuha ng statement. Sabihin niya, magpaalam ka sa tatay mo. Kaya if fake news mo yung nanay mo, Nay, sinabi ko na kay tatay, pupunta ako sa birthday party sa Sabado. Birthday ni Mark. Ano sabi ng tatay mo? Okay na, wala naman siya sinabi. Sinabi lang niya, sabihin sa'yo. Papayag ka ba? Sige, papayag na ako. Paglakad mo doon sa sala, nagbabasa yung tatay mo. Ano sabi ng nanay mo? Okay na, tay. Pinake news mo sila. Kasi hindi ka makakuha ng straight answer. Ganun kahirap kumuha ng statement. Kaya madami dyan, puro invento yung mga chismis sa inyo. Pakikisama ang tawag doon, anak. At kilala nyo kung sino yung mga taong madaming binabalita pero hindi nakakausap yung artistang involved. Yung klase natin last week, di ba?
yung napakaraming balita kay Aura o binanata ni Vice. O, ay, wala naman nakakausap kay Aura tsaka sa akin as the manager. Pero ang dami nilang balita. O, yung isa pa dyan, ang daming balita tungkol kay Sharon Cuneta at doon sa mga anak niya. O, never niya nakausap si Sharon Cuneta. Pero may content ha, about Sharon na every episode. Ilan linggo na yan. Ongoing. Hindi sila safe dito. Sad to say, sorry. Kung membro kayo ng kulto nila, I'm sorry. O, sino pang hindi safe dito? Trolls and haters. O, yung mga walang alam gawin kundi magkalat, no? Maghasik ng galit sa social media. If attention is the currency on social media, yan na yung pera sa social media, yung dami ng followers, yung dami ng likes, no? Then hate, galit, is the number one commodity. Malakas bumenta yan sa social media. Yung hate, yung galit. Fact, makinig. Hate spreads faster than love. Lies travel faster than truth. And as fans, kung sino man ang inyong sinusuportang celebrity, you know that I'm telling the truth. No? Yung paninira sa idolo nyo, ang bilis kumalat. Pero yung pagmamahal nyo sa idolo nyo, you have to defend her, you have to explain for her, mabagal. And people on social media will support you so long as you hate the same people they hate. Kaya merong umaman dyan sa ano eh, sa social media, umaman sa subscribers, supporters. Why? Babanata niya ng babanatan yung taong maraming galit. Like Tony Gonzaga. O di nakuha mo yung ano, suporta nila. Maraming galit kay Bongbong Marcos. Diba? O, banata mo ng banatan, nadami followers mo. Madaming galit kay Lenny Robredo. Banata mo ng banatan. Yung mga galit sa kanya, makukuha mo. Joke time muna. Oh, but this one is not for kids. For patnubay ng magulang. Oh. Kailangan. Oh. Takpan nyo muna yung mata ng inyong mga mga anak kung nanonood sila kasama ninyo. Meron tayong bagong segment. Siyempre pinag-isipan ng mabuti ang title at yung concept. So ang title ay ang pinakamagaling na manager sa buong mundo. Ang team song, pinagkagastusan natin yan. Ha? Kumuha tayo ng dekalidad na composer. Para hindi naman tayo mapahiya sa inyo na ating mga manonood. Oh. Pakinggan natin yung team song ng ating bagong segment. Yung komisyon ko, pakideposit na sa bank account ko. yun ang binayaran doon, yung voiceover sa huli. Pakideposit na. Oh.
para sa pinakaunang salvo, opening salvo ng ating bagong segment na pinakamagaling na manager sa buong mundo. Oh, Julia Barreto, sumagot na sa mga sermon ng Tatay OG ninyo. Panoorin natin. Anyway, oh, yun pala yung sagot. Maikli lang yung sagot, pero very meaningful. Oh, thank you, Julia Barreto. Anyway, akala nila sila lang pwede mambastos ng mga artista. Aba, bastosin din natin sila. Anyway, ang topic natin for today, Maggie Wilson, the fighter, or the superwoman. Bakit? Miss Maggie Wilson never had a lot of support in her fight against the alleged abuses by her ultra-rich and powerful husband. Kaya nga hanggang ngayon nasa ibang bansa pa siya, di ba? She is like exiled, being kept away from her son. Kasi pag-uwi niya dito, may kaso siya, baka damputin siya. May mamagshot siya. Kinasuhan siya ng adultery. O kahihiyan, di ba? Kaya kailangan natin bumalik sa episode 2. It was published yung episode 2 natin March 21st, 2023. Kasi nahagip nga natin yung kaso ni Maggie Wilson. Because we're advocating defending women and children against social media hate. At isa siya dun sa talagang binabanata nung panahon na yun. Liza, Pocuang, tsaka si Maggie. Yung time kasi na yon, ang alam lang ng tao yung allegation na she committed adultery. So mga tao walang paki sa kanya. O kahit pa hinaharas na siya, nagtatago na si Maggie, pinalayas na sila doon sa kondo nila, pinutulan na sila ng kuryente, pinuntahan ng security ng DMCI, tama? Yun yung realty company ni Kon Sun Hee. Oh, takot na yung kapatid niya na nandoon sa bahay, di ba? But she got little sympathy from social media. Pero kasi domestic problem. Oh, yung mga tao, you know, mag-asawa kayo, ayusin niyo yan. Oh. And her case has always been at the back of my mind since March 2023. Silang dalawa ni Pocuang. And looking back, san iniisip ko sana sinipagan ko ng konti to add additional episodes dedicated para kay Miss Maggie Wilson and Pocuang also and yung mga ibang celebrities na biktima ng social media hate. But I don't regret, baka isipin nyo ha, I don't regret focusing on the issues involving Miss Liza Severano. Kasi she is not in the Philippines, wala sa Pilipinas si Liza to defend herself. So yung fans niya, they need all the help they can get defending Liza. Plus, yung attack kay Maggie Wilson,
At saka kay Pokwang, hindi kasing organized noong attack kay ano, kay Liza, hindi ba? Organized ito eh. Meron silang mga leader eh, si Christy Fermin, si Ogie Diaz, tapos yung mga alt account ALT. Oh, na ginagamit yung pangalan ng ABS-CBN. Yan. Mm. May mafia sila diyan. May sindikato attacking Liza. Hindi ba? Mm. Nasa future episode natin yan. Sinulat ko na yun. May mga topics ako na gusto ko i-discuss eh. Oh. Future episode, expose natin yung network na yan, ng mga alt accounts na walang ginawa kundi mag-spread ng galit sa iba't ibang artista na hindi taga ABS-CBN. Explain natin what goes no in their mind. Anyway, going back to Maggie. Oh, ngayon she is getting so much quote-unquote support from netizens kasi nahuli niya yung mga trolls na, at napaamin niya. Yun ang importante, napaamin niya na binayaran sila para siraan si Miss Maggie Wilson. Mm. Ang problemang nakikita ko dyan na nangyayari sa social media, oh, ang question ko, ano yung totoong motibo ng mga pumick up ng issue? No? Ang tanong, yung mga ito, where have you been all this time? Na nakikipaglaban si Miss Wilson para sa kanyang karapatan at karapatan ng kanyang anak. Eh, ginawa nilang election issue eh. Yun yung napansin ko eh. They connect yung mga trolls na nahuli ni, ano, ni Maggie sa mga mga pinagbibintangan nilang troll farms noong panahon ng eleksyon na ginamit daw noong kabilang partido. Mm. And they've been accusing the other party na may troll farm. Kaya wala silang proof. Wala silang mapaamin. It took a very determined woman in the name of Miss Maggie Wilson to expose this troll farm. Oh, yung hindi magawa ng gobyerno, yung hindi magawa ng malalaking political parties, oh, hindi magawa ng mga newspaper, no, at journalists, no, with all their resources, no, with the number of supporters they have from all walks of life, ginawa ng isang babae na ginigipit ng kanyang dating asawa. Hmm. Ang paalala ko lang, let us not steal the thunder from Miss Maggie Wilson. She is fighting for her freedom, no? She is fighting for her son. She is fighting for her, no, the protection of her good reputation against a very wealthy and powerful enemy. Hmm. Okay naman siguro gamitin itong na-discovery niya to pin down those politicians paying, maintaining troll farms. Kaya lang, huwag nating kalimutan suportahan ang laban ni Miss Maggie Wilson. So now, let me proceed. Yung mga kakamping. Very busy sa social media. Ang laking grupo. You couldn't do what Miss Maggie Wilson just did. No? So let's appreciate this woman. Defend Maggie Wilson hashtag. And here's another thing. Yung mga alt account ng ABS-CBN, kakamping lahat eh. Ogie Diaz, kakamping. Mga followers nila, puro kakamping. Kapag may binanatan silang artista, tulad ni Liza, tulad ng ni Bea Alonso, tulad ng mga programa at mga artista ng GMA. Hmm. Kakamping lahat yung gumagatong. Hmm. Instead of defaming, insulting, hating movie personalities na wala sa bakuran nyo, why don't you channel your energy on exposing these troll farms? Hmm. If you do that, baka mas madami pa kayo nagawa. Hindi ba? Hindi nyo na kailangan ng isang Maggie Wilson para magkaroon kayo ng concrete proof against paid trolls. Oo. Eh, ang masama dyan, baka mamaya iasa nyo rin kay Miss Maggie Wilson yung, ano, yung mga reklamo nyo tungkol sa nakaraang eleksyon. Hindi ba?
na merong dayaan. Maki, paki-imbestigahan nga. Para umamin yung mga tao na, oh, may dayaan. Sa COVID. So, Miss Maggie Wilson, congratulations on winning this battle. We hope you win this protracted war. Because you are a very influential enemy. And unfortunately, you live in the Philippines. We sympathize with you. No son should grow up without a mother. Universal truth yan. No mother should be kept away from her son in his tender years. Ibang kaso kung inaabuso, kung sinasaktan, hindi ba? Eh, hindi naman eh. Pero Maggie Wilson is being kept away from her son. And also, no Filipino should be prevented from coming home just because she is being threatened by influential people. Tututukan natin yung mga ganap kay Miss Maggie Wilson. Hopefully, masettle na. Hopefully, maayos na. Makita nyo na po ang inyong anak. At makauwi na kayo sa Philippines. That's it for today. You know the drill. Like, share, follow kung tingin nyo may value ang ating mga tinalakay at mga tinatalakay dito. Para sa susunod, kayo ang unang makakaminig. Pagtawag ko na, tara kape! Dapat taka-tsaa tayo ngayon. Tsaa yung iniinom ko. Ay, Liza, yung komisyon ko, paki-deposit na sa bank account ko.